We have x squared plus x minus 20 divided by x minus 4. Huwag niyong pagdidikit-dikitin. Lagyan ng kunting space. So, ito, divide dito. Positive, positive, positive. 2 minus 1 is 1. X times x, x squared, 1 plus 1 is 2. And then, ito. Negative 4 times x is negative 4x. O, minus yan. Baguhin mo na ang sign. O, dito, ito ay magiging plus. Positive. And then, magiging addition na siya. So, ano naman ang number dito? Walang number. Siya ay 1. So, lagyan nyo ng 1. Hindi kayo malito. 1 positive plus positive 4. Same signs we add. So, 1 plus 4 ay 5. Bring down x. Copy. So, positive 5x. Carry down yung 20. 5x minus 20. Ito, divide ulit natin sa first term divisor. Positive, positive. 5 divided by 1 ay 5. X divided by x, 1. Or cancel. So, yan lang. Wala ng x. So, 5 times x is 5x. Negative times positive is negative. 5 times 4 is 20. Yan ay subtraction. Change the sign. Ito ay magiging plus addition. Ito, huwag na ninyong baguhin dito. Okay lang yan. Kasi ganyan yan. Kailangan maging 0 ito. Alright. Minus 20 plus 20 you add and that is subtraction also. It is 0. Remainder ay 0. Synthetic division, tingnan muna ulit. Okay. Okay, descending power of x. Kunin ang numerical coefficient lang. So, ito, natin dito, lagay ng harang para hindi mapasama rito sa mga numerical coefficients ng dividend. Anong gagawin sa sign nitong 4? Gagawin nating positive, change the sign. So, ilagay na lang dito is 4. Arasan yung 4. Yun ang gagamitan natin pang times mamaya dito. And then, numerical coefficient ng x squared. Anong number meron doon? It's 1. Positive. Yung pangalawa, andito, positive 1. O, lagyan ng plus. Nang hindi na malito. Plus 1. 1 plus 1. Ayun. And then, yung number, kasama ang sign, minus 20. Then, dito, carry down yung unang numerical coefficient. Ito, carry down. Okay, ilagay dito sa ibaba. And then, gagamitin na itong 4. 4 times 1 ay 4. Anong sign? Positive, tsaka positive. Any positive, kung gusto mo, ilagay mo yung plus. Anyway, this one is plus. Huwag niyong babaguhin dito ang sign. Hindi katulad doon. So, same signs, we add 4 plus 1 is 5. And then, multiply natin. Positive times positive ay positive dito. 4 times 5 ay 20. Add na. Kasi addition, huwag napalitan ang sign. So, remainder natin ay 0. Okay, lalagyan natin ng mga x ito. So, dito, lagyan na ninyo ng plus. Gusto nyo nang lagyan ng plus. Right. Una, 2 yun. Bawas ng isang exponent. So, magiging x na lang. So, lagay 1x. Next is, wala na siyang x kasi may x to the first na rito, hindi na pwedeng lagyan ng x. Yeah. So, ito lang ang asan natin. So, have x plus 5. Katulad ba ito noon? Katulad ng ating long method,
quotient is x plus 5, dito ay x plus 5 din. Okay. Letter B, ilalagay natin sa form na ito. So, ang px natin ay ito, x squared plus x minus 20 is equal to the divisor. Anong divisor natin? Ito. So, we have x minus 4 times quotient natin, ito. X plus 5 plus, wala natin remainder. So, wala tayong 0 ilalagay dito. So, ito, kapag finactor natin, ang sagot natin ay ito. Itong factors, pag itinimes natin, ang answer natin ay ito. Okay? They are opposite. Multiplication, here, factoring sa kabila para makuha ito. So, we have this polynomial divided by x plus 1. So, ito ang ating x plus 1. Kumpleto ba yung ating polynomial na terms? 3, 2, 1, and a number? Yes, complete. Naka-arrange na ba? Yes, naka-arrange. So, ilagay natin dito. Arrange na siya. Then, simulan natin. X cubed divided by x. Positive, positive, positive. 1 divided by 1, 1. 3 minus 1 ay 2. So, this one is x squared. Times pabalik, ito dito, yung parent, x cubed. Next, ito. Positive times positive is positive. 1 times x squared is 1x squared. Or simply, x squared. O, kung doon na dito kayo, lagyan nyo yung 1. Lagyan dito, magma-minus tayo. Iyan ay minus. Ginagawa sa minus, pinapalitan ito. So, yan ay magiging negative at addition na tayo. Okay, this one is 0. So, positive at saka negative, subtraction yan. So, 3 minus 1 ay 2. X squared. Anong sign? Sino mas malaki ang 3? Ang sign niya ay positive, so positive siya. Carry down, nakasunod ng 2 ay to the first. Carry down yung plus 5x. At divide na naman tayo. Ito, divide dito. Positive, positive. So, ito ay positive. 2 divided by 1 is 2. So, 2 dito. X squared divided by x to the first. 2 minus 1 is 1. So, ito ay x to the 1. Or simply x to x. Okay. Times tayo. Ito times dito. Ito pa rin. 2x squared. Okay. Next. Positive times positive ay positive. 1 times 2x ay 2x. Lagi na ganun. Minus. Anong ginagawa? Wag. Na huwag kalilimutang magpalit ng sign para mag-add. So, 5 positive minus 2 is what? 3x. Sino mas malaki? Si 5 na positive. So, positive siya. And then, carry down ang positive 3 plus 3. Divide natin itong 3x sa x na naman. Positive and positive. So, positive siya. 3 divided by 1 ay 3. X divided by x, 1. Cancel. Okay, so 3 na lang siya. Pag itong 3 times sa x ay 3x pa rin. And then, positive times positive ay positive. 3 times 1 ay 3. Oops, ito ay minus. Palitan ang sign. Magiging minus. And then proceed to addition. Positive, negative, minus yan. Subtraction. So, 3 minus 3 is 0. So, ang remainder natin ay 0. Quotient,
x squared plus 2x plus 3. So, ito. X plus 1. So, siya ay magiging negative 1. Positive 1, baguhin ang sign, negative 1. Dito yung numerical coefficients noon. Walang problema at naka-arrange na. Simulan natin dito, yun ay positive 1, o ilagay 1. Kasunod ito, 3, positive 3, so positive 3. And then, next is positive 5. Positive 5. And then, last yung positive 3. So, plus 3. And lang yan ang marito. Yung unang numerical coefficient, ibaba. So, dito siya. And then, magta-time sa tayo. Dito. Dito. Dito ang mga answer. So, negative 1 times positive 1 is negative 1. Lagayin nyo ng plus. Makabaguhin pa nyo yung sign. Hindi na. Plus na rito. So, 3 minus 1 is 2. Positive. Times ulit doon. Negative 1 times 2 ay negative 2. Add positive 5, negative 2. Unlike signs, we subtract. This one is 3. Positive, sapagkat 5 ay mas malaki ka 2. And then times ulit, 3 times negative 1 ay negative 3. Unlike signs, we subtract 3 minus 3, 0 remainder. And then, anong mga x ditong ilalagay? Tingnan dito, yun ay 3, bawas ng isa. So, x squared ang simula. So, itong 1 ay para kay x squared. Ito, lagyan ng sign ng plus. Kasi wala siyang sign, positive siya. And then, ito, bawas ng isa rito, ay x. And then, yung 3 ay positive, ilagay, wala nang x dito, sapagkat nandun na yung unang x. So, our quotient is x squared plus 2x plus 3. Katulad ba ito noon? Yes, magkatulad. X squared plus 2x plus 3, the same as this. Okay, letter B. Sulat natin sa form na ito. Kopya muna natin ito. X cubed plus 3x squared plus 5x plus 3, yan, equals. Divisor natin ay ito. Okay, x plus 1 times quotient natin ito. So, quotient is x squared plus 2x plus 3. Ayan. Zero remainder. So, ang factors nito ay ito. Ito ay perfect factors nito.